Pinaiyak na naman ni Jimmy Butler ang New York Knicks may gustong mambastos kay Butler. Nanggigil sa referee ang film coach. New York Knicks versus Miami Heat Game 4, dalawang panalo na lang ang kailangan ng Heat mga bro at a-advance na sila sa Conference Finals. Jimmy Butler start the opening quarter mga bro sa kanyang consistent outside shooting, may pag-celebrate agad dyan si Jimmy. Habang si Bam Adebayo naman maagad ding nakuha ang kanyang rhythm sa opensa, bigyan ba naman ng tatlong salampak ang New York sa first quarter. 9 points para kay Bam, shooting perfect 4 of 4 sa field, dumamang ng 6 points ang home team Butler with 7 points. Pero may bawi ang Knicks mula sa kanilang trio, Randall, Bronson at Barrett ang bumuhat sa opensa. 9 points kay JR at tigpito sila Bronson at Randall. Nagawa pa nilang makuha ang lead mula sa tough fadeaway jumper na to ni Randall to beat the shot clock. Pero nakabawi naman sa kabila si Kyle Lowry to retake the lead 31-30, Heat up by 1 point. Second quarter, dahil sa wala ngayon si Quickley mga bro due to injury, bumunot ng ibang player sa bench ang New York. Kaso ayaw pa din talagang bunutin ang youngest MVP. Double figure na si Jalen Bronson. Pasok pa ang napaka hirap na tira sa 3. Yun nga lang, lumobo na sa double figure ang lead ng Miami Heat. 8-3 na ang naipapasok nila. Patuloy pa ang paghahalimaw ni Bam Adebayo inside the paint. Gandang alley-oop play under last 2 minutes. Meron ng 16 points sa first 2 quarters si Bam Adebayo. 2 points lang ang naitala ni Butler sa second quarter. Pero maganda ang pagkakadepensa niya dito kay Quentin Grimes mga bro matapos balakin ni posterize si Butler. Well, hawak pa din ng Miami Heat ang 8-point lead sa halftime, 56-48. Entering the third quarter, aggressive agad si Jimmy Butler, nakakuha agad ng end one basket kontra kay Mitchell Robinson. 4 na free throws pa ang nakakuha niya nang makapagpasapit pa sa kalaban. Delikado naman ang pagkakadulas dito ni Vincent mga bro, pero malakas ang dasal dahil wala namang nangyaring injury. Bronson at Barrett ang kumakana para sa New York. Biglang baba sa 2 points ang kalamangan ng Miami Heat matapos ang 7-0 run. But Kevin Love mga bro, binasag ang momentum na yan ng New York at nakapukol ng dalawang 3 pointer para maibalik sa Heat ang 8 point lead. Simula niyan mga bro, tuloy-tuloy na ang bawi ng home team at nagpaulan na sila ng 3 points. Dunk na sana to para kay Randall na tawagan nga lang ng offensive foul si Josh Hart. Bumalik sa double figure ang kalamangan ng Miami Heat dahil sa layup na to ni Butler, pero agad namang nakasagot si Bronson para maibaba sa 9 points ang kalamangan ng Heat 90-81. Well, fourth quarter, natawagan ng F1 si Caleb Martin mga bro nang dahil sa na-occupy niya ang landing spot ni Bronson. Mabuti na lang wala namang hindi magandang nangyari mga bro at kinaya pa nga niyang mag-dive para sa bola. Tinabunan pa itong si ating fan. Napa-timeout ang Heat matapos ang 5 straight points ni Barrett, pero itong si Jimmy Butler mga bro hinalimaw na ang ilalim. Kumayod sa offensive board si Butler. Nabutata pa ang tira ni RJ Barrett, abante ng 8 points under 4 minutes ang Heat. Napareklamo ng matindi sa referee itong film coach mga bro matapos ang last possession ng ma-foul ni Max Strus itong si Jalen Bronson. Pero naibawi agad yan ni Martin, posterized na ang kontra sa dalawang players ng New York. Naka-clutch mode na din si Jimmy Butler mga bro, hindi nabantayan ng New York itong kanyang reverse layup. Nasundan pa yan ng 15-foot jumper ni Bam Adebayo. Nagumit pa ng crucial turnover ng Knicks mga bro, kaya naman sa uli panalo ang Miami Heat sa Game 4, kung saan parehas nakapagtala ng 20-point double-double si Jimmy Butler at Bam Adebayo. 16 points para kay Max Strus.